So, video na to para sa mga nagtatanong kung magkano na bayan ng sahod dito sa Japan at sa mga interesado na balang araw gusto rin mag-Japan, para sa inyo tong video na to. Tayong lahat, sana ay nasa mabuti kayong mga kalagayan ngayon. Pag-usapan natin kung magkano nga ba ang sahod ngayon ng isang welder dito sa Japan. At kung magkano yung kaltas, magkano yung natitira, magkano yung nagagastos para sa pagkain. Sa katulad dito sa Japan ay nakadepende kung nasa ang lugar ka. Kung nasa city ka ba o nasa probinsya ka. Dito sa amin, nandito kami sa probinsya dito sa Hiroshima. So iba-iba yung rate ng, parang sa atin din, may provincial rate, may Manila rate. Parang ganun. So nung dumating na kami dito, pinaprima ulit kami ng panibagong kontrata, same sa mga deductions. Ang nabago lang is yung rate per hour. So yung dating 912 na pirma namin sa Pilipinas, naging 934 siya. So tumaas siya ng kaunti. Kasi taon-taon tumataas yung sahod dito sa Japan. So 934 per hour. Magkano na ba sa atin yun? Nasa 420 plus? Mga ganun. Nasa 420 plus. So malaki na yun yung isang oras mo dito sa Pilipinas. Isang araw mo na. Diba? Laki ng pinagkaiba. 934, i-multiply mo siya ng 8 hours kasi 8 hours yung working hours per day. So 934 times 8 hours is 7,472 yen. Yan yung per day mo. So kung i-convert mo siya sa peso, nasa 3,000 plus. So malaki na. Isang araw mo 3,000 plus. Nasa Pilipinas ako 3,000 plus. Parang sahod ko na yun ng ano, isang quincenas ah. O diba, laki. So 7,472 per day. So i-multiply mo siya ng kung ilang days yung ipinasok mo sa isang buwan. Ngayon ang pinasok ko ay 22 days ako. So mag-base na lang tayo ngayong buwan, yung pinasok ko ngayong buwan. So 22 days yung pinasok ko ngayong buwan. So 22 days times 7,472 is 156,912 yen. Yun yung sahod ko ngayong buwan. Mag-ibis tayo ngayong buwan na to ha, yung pinasok ko. Ayan. So 156,912. So ang laki. Sa pera natin, nasa ano na to? 72,000 mahigit. 72,000 pesos. So malaki na siya. Isang taon kong maghihirapan nyo sa Pilipinas. So huwag muna kayong magulat. Huwag muna kayong magulat. Hindi pa dyan natatapos kasi may mga kaltas pa. So tingnan natin kung magkano yung matitirang take home pay ko. So dito naman tayo sa mga deductions. Dito na yung mga kaltas-kaltas. Okay, sana pag walang kaltas, malaki. So unahin natin sa tax. Ang binabayaran naming tax is nakadepende kung gaano kalaki yung OTI mo. Kung malaki yung OTI mo, malaki din yung tax mo. So yung tax ko ngayong buwan is 4,460 yen. Yun yung tax ko. Sunod, yung dorm, tong tinitira naming apartment, dorm, at saka sa utilities, sa ilaw, tubig, sa gas. Yun. So lahat-lahat ay kasama na yung bahay is 18,360 yen. Sunod yung insurance. Insurance is 5,280
yen. Sunod yung sa pension. So yung pension na kinakaltas nila, makukuha mo na yon pag umuwi ka na. Sa Pilipinas ka na, asikasuhin mo yon. Parang ang makukuha mo lang is, hindi mo siya makukuha agad-agad ng lahatan. Parang 70% muna yata yung makukuha mo, tapos yung sunod, 30%. Pero lahat, makukuha mo naman siya. So yun, 13,725 yen yun sa pension. Tapos syempre yung wifi na ginagamit namin dito. So yung wifi namin na ginagamit dito is isa lang siya, provide ng company. So bali kinakaltas na lang sa amin 1,118 kada isa sa amin. Pero yung mga kasama namin, umibili sila ng SIM card dito kasi kunyari may gala o na kaya nasa labas, hindi wala kang wifi. So, kaya bumili sila. Akin, hindi ako bumili kasi wala, yoko lang. So yun yung mga kaltas. So matotal ng kaltas is yung tax, dorm, insurance, wifi, saka yung sa pension is nasa 43,642 yen. Yun yung kabuuan deductions sa payslip. Yun yung naka-indicate sa payslip na deduction. So kung i-minus mo yung net pay mo ng isang buwan na yung pinasok mo ng 22 days, 156,912 yen minus yung deduction na naka-indicate sa payslip na 43,642 yen equals 113,000. So yung matitira na lang sa sinad mo, yung pinaka take home pay mo is 113,269. So yun na yung mawi-withdraw mo sa ATM. Sa ATM kasi pinapadaan yung sahod namin. So yun yung mawi-withdraw mo, 113,269 yen. So, magkano na yun sa pera natin? Saglit na akong pipi natin. So, nasa ano siya? 52,100 pesos. So, malaki pa rin yung natira. But wait! There's more! Meron pa ang kakaltasin. Pababawasin sa 52,000 pesos na natira. So hindi pa nababawas dun yung savings, yung remittance, padala, at saka yung allowance ko ng isang buwan. So unahin natin sa, syempre bago ang lahat, pagka withdraw ng pera, bago ang magpadala. So unahin muna yung savings bago ang lahat. Pangit kasi yung nakapagpadala ka na, nakapagtira ka na ng allowance mo tapos yung natira, yun yung si savings mo. So para sa akin hindi, mas okay yung pagka-withdraw ng sahod, tatabi mo na agad yung savings mo, tapos yung matitira, yun na yung doon ka nakakuha nung pang-allowance mo tsaka nung pangpadala mo. So dito tayo sa savings ko. So yung savings ko kada sahod is nagtatabi ako ng 3 lapad kada sahod. So 30,000 yen yung tinatabi ko. Tapos yung pinapadala ko naman sa Pilipinas, pang-allowance nila sa Pilipinas is 45,000 yen. 4 lapad at kalahati. Yung huli, yung aking allowance ng isang buwan. So yung allowance ko ng isang buwan kada sahod, pag nakapagtabi na ako, nakapagpadala na ako, may natitira pa naman, tatabi na agad ako ng 35,000 yen. Yung sa 35,000 yen na yun, minsan sumusobra, minsan saktuhan lang, depende, nakadepende yun kung may bigas pa ako o wala. Kasi yung bigas talaga yung mas
importante yung inuuna kong binibili kasi mas kailangan yung bigas kasi sa ulam. Madali na lang pag-ulam. Kahit ano na lang ulamin, pwede yung mag-ulam ng ano eh. Itlog. Itlog sa umaga, itlog sa gabi. Baon mo, itlog. Puro itlog na lang. Ayun, laman na lang, puro itlog. So yun, yung sa bigas, kailangan unahin talaga kasi yung bigas mahal. Mahal yung bigas dito eh. Yung 10 kilo is yung pinaka mura na is 3,000 yen mahigit. 10 kilo lang yan ah. Magkano na yung 3,000 sa peso? 3,000 yen. Nasa 1,000 mahigit na. 10 kilo lang. Sa atin, 10 kilo. Hindi abot ng 1,000. So, yung bigas talagang pinaka-importante. So, may natin, may kunyari, may sunod na buwan, may tira pa akong bigas, hindi mo na bumibili. Kaya tabi ko muna yung ano. Ayun, may sumusobra. So, yun, sa savings, sa remittance, tsaka sa allowance, kung ito total, nasa 110,000 siya. So yung natira sa kinaltas ng company, kakaltasin ka pa ulit para dun sa savings, sa remittance, tsaka sa allowance. So yung matitira na konti na lang talaga matitira. May natira pa naman. So yung 113,269 na take home pay ko, binawas ko na yung savings, yung allowance, at saka yung remittance. Ang natira na lang is 3,269 yen. So kanina ang laki nung na-compute. Ngayon yung natira, 3,269 yen. So hindi pa kasama dun yung gastos ko sa pagkain. Kunyari, gusto kong bumili ng chicheria, inumin, hindi pa kasama dun. So, dun ko kukunin ngayon sa natirang 3,269 yen. So, kaya naman, may susurvive na ng isang buwan yung 3,200 kasi kumpleto naman ako sa isang buwan. Dun sa allowance ko, kumpleto na yun sa bigas, sa ulam. Kasi yung ulam, bumibili na ako ng pang 1 linggo. Manok, baboy, sa isda. Dito sa amin, hindi na problema ang isda. Ang problema yung paglalagyan ng isda kasi ang dami na namin isda sa rep. Kasi malapit lang kami sa dagat. Walang OT, o di kaya, linggo. Kung walang magawa, ayun, pupunta lang kami sa dagat. Mangingisda. Kaya hindi na namin problema ang isda. Kaya advantage na sa amin yun. Nakakatipid din. Kasi hindi ka nabibili ng isda. Ang bibili mo na lang, ricado, suka, toyo, bawang, sibuyas. So yun mga kabakal kong welder. Yung video na to ginawa ko para sa inyo na kung nais nyong mag-apply dito sa Japan. So, salamat sa paglala nyo ng oras. Salamat sa panonood. At ingat kayong lahat dyan sa Pilipinas. Salamat. Bye-bye!